Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, ay pag-uusapan natin kung anong mga pagkakamali na gagawin natin kapag mag-start tayo sa pag-aalaga ng hito sa drum. Ano nga ba ang mga pwede natin gawin at mga hindi natin pwede gawin pag mag-start tayo ng ganitong klase ng backyard farming. So, sa experience ko, madami tayong mga dapat iwasan, no? Kapag mag-aalaga tayo ng hito sa drum. So, ano nga ba yung mga pagkakamali na yun? So, umpisahan natin, no? Ayoko kasi na maging, ano tayo, plastic, no? Yung nagpapaka-perfecto tayo sa pag-aalaga ng hito sa drum, kahit hindi naman totoo. So, ang gagawin natin ay, isi-share ko sa inyo yung mga mistake na nagawa ko at mga dapat nyong gawin para maiwasan nyo yung mga pagkakamali na yun. So, unang-una sa lahat, pag mag-start kayo ng ganito, huwag kayong mag-overstocking. So, ano nga bang ibig sabihin nun, no? Overstocking. So, huwag kayong magpapaniwala na pwede kayong magkarga ng maraming hito dito sa drum. Kasi unang-una po sa lahat ay kapag ka naglagay kayo ng 100 damakmak or sabihin na natin na 200 mahigit, 300 mahigit na hito dito, hanggang 3 inch lang siguro ang ilalaki nila or 4 inch, no? At magkakainan na yung mga yan. Hindi maganda yung mag-overstocking po tayo. Kasi unang-una sa lahat, maliit lang ang ating space. Maliit lang ang ating pinag-aalagaan. Kaya hindi pwede na maglagay ng madaming hito. At makukulangan po sila sa oxygen. Kasi ang hito ay kailangan yan mababaw lang. So, mababaw. Ibig sabihin ba hindi daw ba pwede dito sa drum? So, pwede yan. Basta maglalagay lang kayo ng aerator, no? Ang aerator, yun yung magbibigay sa kanila ng sapat na oxygen kahit na malalim yung tubig. So, yun po yun. At iiwasan nyo na mag-iwan ng mga pagkain. Magbibigay po kayo ng pagkain. Example, no? Kuha tayo dito. Ayan. Saka yung pagkain, dapat nakalagay siya sa garapon. Huwag nyo i-expose kasi mawawala yung nutrients. Saka mahahamugan, mag-expand yung pagkain. Hindi na magandang quality para sa ating mga hito. So, let's say, halimbawa, bibigyan nyo sila ng pagkain. So, kapag ka hindi nila pinapansin, gaya nyan, ibig po sabihin yan, hindi sila gutom, no? Hindi nila kailangan yung pagkain na binibigay mo. So, mangyayari, magiging dumi lang yan dyan sa iyong pond or dito sa inyong container kasi hindi nila yan kakainin. Kaya, magiging cost nyan, dudumi lang yung tubig nyo, lalo-lalo na kung wala kayong pump, kagaya nito, o filter, no? At saka, ang mahirap po na gagawin natin ay yung maglalagay kayo ng tubig mula sa inyong nawasa na fresh na hindi nyo naiimbak. Pag hindi nyo inimbak, ay magiging lason po yan sa isda kasi may chlorine. So at least 2 days or 3 days yung imbak or overnight, no, kung hindi naman ay paarawan nyo para mawala yung chlorine bago nyo ilagay. So kapag may pump kayo kagaya nito, ayan. Ito yung nagsisilbing panlinis ng inyong tangke. So ako po ay 2 weeks na itong tubig dito sa aking tangke. Hindi ako nagpapalit. At makikita nyo naman po, no? Kahit maghugas kayo ng kamay dyan, hindi po yan mabaho. Bakit hindi siya mabaho? Hindi naman kapanipaniwala yan na hindi mabaho, eh. Hindi po talaga siya mabaho, guys. Kasi meron po tayo ditong filter na may mga mikrobyo po yan na kumakain ng ammonia ng ating mga isda. So kapag punta niya dyan at paglabas niya dito, wala na pong amoy yung ating tubig. So ganyan po yan. At yan po, no? Huwag na huwag po kayong maglalagay ng madaming fingerlings. Lalaki man yan, pang daing lang, pero hindi siya lalaki ng magandang quality. Hindi nyo po silang mapapalaki kasi kung hindi man yan magkakainan, mamamatay din po yan sa sobrang overcrowded, no? So, ganyan guys. Kung kakamustahin nyo yung ating mga hito before, yung una kong video about sa hito sa drum, unfortunately po, no, ay nabagyo po yun. Naitomba itong ating tangke gawa ng puno ng ating mangga. So, yung ugat niya umangat po at naisama itong ating tangke. So, ang ginawa ko ay bumili ulit ako ng panibagong hito, no? Fingerlings. Para palakihin, no? At i-update ko kayo. Kasi, mahirap naman kung hindi po tayo gagawa ng panibagong update sa ating mga hito. So, huwag natin ilalagay sa panel. Huwag natin ilalagay sa direktang araw. Meron pong dalawang klase ng masamang epekto yan. Unang-una po,
mabilis iinit yung tubig dito sa ating tangke. At magiging rason na mamamatay yung ating mga isda. At pangalawa, tutubuan po yan ng mga lumot na hindi rin maganda kung marami masyado sa ating mga isda, no? Kasi hindi na po sila makakahinga. Pangit na kapag ganun. So, yan. At ito pong ating filter, kagaya niyan. Gagawa ko ulit na isa pang video. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito nililinis at kung paano ko ba ito ginawa. So, may kita niyo, simple lang naman. Yan, meron din siyang drainage dito. At naglagay ako ng mga uling, lumang kurtina, bato, lumang kurtina, and then bato ulit. Ayan. Kung hahawakan niyo itong mga bato na to ay madalas. Sabi nga po nung isa ko na panood dito din sa YouTube, yan daw po yung mga bakterya na kumakain ng ating ammonia ng ating mga alaga. So, pag nilabas niya dyan, wala na pong amoy yung ating tubig. Malinis na din. Maganda ang quality. So, papakita ko sa inyo kung paano ba yung... Baka sabihin nyo malabo yung tubig. Hindi po. Papakita ko sa inyo kung paano yung itsura niya. So, ito guys, gumawa tayo ng garapon, no? Yung clear. So, may kita nyo cloudy ang itsura nitong garapon. So, titingnan natin yung nilalabas na tubig ng ating filter. And guys, parang tubig na inumin pa din. Malinaw po. Knowing na 2 weeks na akong hindi, o magti-3 weeks na akong hindi nagpapalit ng tubig. Ayan. Binili ko yung mga fingerlings ng about 1.5 inches. Ang laki. At ngayon, ay mga nasa 2 to 3 inches na sila. No? Sayang lang at nabagyo yung ating unang-unang mga fingerlings at hindi pala dapat ganun kadami, no? Magtatagalan yung kanilang paglaki. At the same time, hindi maganda. Kasi nga, wala rin tayong ma-harvest kasi hindi sila ganun kaganda na lalaki, na mabilis, no? Kasi nga, madami silang masyado. At malalim itong ating gram. At isa pa guys, kapag magpapalit man kayo ng tubig, let's say, ito po yung ating gram. Kung magpapalit kayo ng tubig, 50% or 40% lang inyong aalisin. So, bakit ganun? Bakit hindi pwedeng lahat para malinis na malinis yung tubig? So, yung ating mga hito po ay maninibago yan. Kaya, hindi pwede na alisin lahat ng tubig at wala kang ititira. Maninibago po yan, at the same time ay may stress sila. Hindi na sila kakain at yan po yung magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Kaya, hindi pwede na mag-alis tayo ng, mag-drain tayo ng husto ng tubig. No? Tapos, papalitan natin ng panibagong tubig. Hindi po yun maganda. Mamamatay po ang ating mga hito pag ganun. Kaya, kapag mag-drain po tayo, ay lagi po natin tatandaan na huwag lahat, no? 50% at least. Or kung may pump kayo, you don't have to magpalit ng tubig ng inyong mga hito. Kasi, ito na po yung bahala doon. Itong pump natin, itong filter natin, no? Sa lalabas ay malinis na tubig na. So, yun guys. Kapag ka nakikita nyo naman yung inyong mga fingerlings na nasa ibabaw, no? Na yung mga nasa ibabaw lang hindi. Pero pag tinapik nyo, lulubog naman sila at gagalaw. Ibig sabihin po nun, no? Lack of oxygen. Wala po silang makuhang oxygen sa ilalim. Kaya sila nagpo-floating. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya sila nasa ibabaw. Or kaya, masyadong madumi yung tubig. Or sobra sa pagkain, no? Ngayon po, marami po tayong mga dapat i-consider na ano. So, dapat guys ay tamang pakain at meron silang sapat na oxygen. Itong filter natin, itong bumabagsak na tubig, ito po mga bula na to na itong makikita nyo. Yan ay oxygen. Nagsisilbing oxygen na din ang ating mga fingerlings ng mga hito. Kaya, dual purpose po itong pump. Naglilinis siya ng tubig, then nagbibigay din ng counting oxygen. So, kung meron po tayong aerator na i-coconnect sa ilalim, then magpo-produce siya ng bubbles para sa ating mga hito. Siguro, madami, pinakamadami na pong may stock nyo sa gram na ganito ay at least 70 pieces na hito. Pero kung malalaki na sila, huwag nyo po silang hahayaan magutom dahil magkakainan po yung mga yan. Kaya, ayun po, nakikita nyo po dito sa side, meron ng lumot. Kasi po, ay nadedirecta siya ng araw. So, yung ganyang klaseng lumot, kaunti lang, okay lang yan. Nagbibigay din yan ng pagkain sa ating mga hito. Yung maliliit na yan, may nakakain po sila dyan na lumot. Pero kapag yung ating drum ay kulay green na yung tubig, at pati yung mga gilid-gilid ng drum, hindi na po yun maganda, no? Hindi na siya magandang sign na healthy pa yung ating tubig. Kasi, hindi na po nila kakayanin. So, yun guys, update ko kayo nyan sa susunod na
mga gagawin kong video about dito sa ating hito. So sana this time, no, ay okay na yung kalalabasan niya. Wala nang bagyo dito. Hindi na siya mababagyo dahil nakalagay na siya dito sa safe na lugar. Ayan, guys. So hindi ko pinapatay itong ating filter. Pwede nyo naman patayin kapag gabi or once, twice a week, ganyan. Pwede nyo patayin yan. Pero yung ating filter, yan po kasi yung nagbibigay ng magandang quality ng tubig natin. Ayan. So yun lang, guys. Click nyo yung ating bell button para updated kayo sa mga gagawin ko pang video about dito sa ating mga hito. So shy type sila, guys. So kung makita nyo, nasa ilalim sila. At hindi sila masyadong umiibabaw kasi nga sapat yung oxygen na naibibigay sa kanila ng ating pump. No? Ayan. Magandang sign yan, guys, pag nasa ilalim yung mga hito natin. Ibig sabihin yan, okay sila. So pero pag nasa ibabaw, is either nagpapahingay mga yan or sobrang busog or talagang walang oxygen. Tingnan muna, guys, sa ngayon at i-update ko kayo niyan kung ano na yung ganap dito sa ating mga hito, no?